Ang mga bagani ay totoong mandirigma na mula sa kultura ng indigenous peoples. Ang kwentong inyong mapapanood ay katangisip lamang at hindi tumutukoy o kumakatawan sa kahit anong indigenous people sa Pilipinas, bagamat kumuha ng inspirasyon sa mga kulturang ito. Babaylan! Tulungan natin siya. Mag-iingat ka. Kahit hindi mo kang halata, tuso ang mga tulisan. Tingnan mo. Sila na ngayon ang paborito ni Sarimao. Sila na bidang-bida. Mabuti na nga. Nakabaling sa iba ang atensyon ni Sarimao. Hindi dahil nakabaling sa iba ang atensyon ni Sarimao, ay hindi siya nakikirandam. Hindi siya nagmamatsyag. Hiniyaang kitang magdoble kara para wala tayong talo sa digmaang ito. Pero kapag mabuko ni Sarimao ang kataksilang ginawa mo, asahan mong ipagkakanulo kita. Ako mismo ang magpipresinta ng hatol na kamatayan. Pasensya ka na, anak. Tuloy pa rin ang ambisyon ko na manatili sa kapangyarihan. Ama, minsan iniisip ko kung anak mo ba talaga ako. Dahil hindi ako makapaniwala. Dahil sa araw-araw na ginawa ni Bathala, hindi mo nakakalimutan ipakita sa akin na wala akong kwentang anak. At sana dumating ang panahon na maramdam ko naman ang pagiging ama mo. Anong palagay mo kay Lakam? At dun sa ama niyang mukhang may daladalang mabigat na bagay sa kanyang bituka? Ayon sa nakalap nating impormasyon, si Lakam ay ang traidor ng Bagani, tumalikod at nagpakagula kay Sarimao. Meron tayong kasabihan. Pag nagbunga ka ng balimbing, ikaw ay puno ng balimbing. Mukhang hindi natin mapapagkatiwalaan ang Lakam na yan. Bakit? Dahil babalimbing siya. Natural. Hindi dahil sa bayabas yan. Teka, anong gagawin natin sa kanya? Hindi naman dapat siyang ispatsyahin dahil mukhang mas malakas siya kay Sarimao. Ang dapat natin gawin, pasundan siya, alamin kung saan siya nagpupunta at kung sino-sino ang mga taong kinakausap niya. Hindi porket sumanib tayo sa kanila, magiging sunod-sunuran na lang natin sila. Ang dapat natin gawin, kilalanin ang mga kaaway natin. Pero lalong dapat mas kilalanin natin ang ating mga kampi. Dahil mas masahol pa sa kalaban o kaaway ang isang nagpapanggap na kakampi. Masasunod, Matador. Kalat na ang ating mga espiya. Ano sa palagay mo? Handa na sila. Sayang, kalahati ng aking hubo ay kinuha ni Yundoy. Mas malaki pa sana ay matutulong ko sa ating gulusan. Lalaban pa rin tayo kung ano meron tayo. At mas mabuti nang meron kesa sa wala. Totoo bang naniniwala ka na matatalo lang natin sa Sarimao pag kumpleto ang mga bagani? Pala kailangan na kailangan mong hanapin si Ganda. Sinabi sa akin ni Lixie, pero kung mag-alala, wala akong sinabi ang iba. Kakampi ka namin. Kaya dapat lang na alam mong lahat na nangyari. Gustuin ko man.
hindi ko alam kung saan magsisimula. Ito lang ang mapayo ko sa iyo, kaibigan. Mula sa isang tao na katulad mo na nawalan ng taong minamahal. Kung mayroon may magsabi sa akin na maaring buhay si Mayari, hinding-hindi ako titigil na hanapin siya. Isang malaking digmaan na naghihintay sa atin. Kakailanganin ako ng sansinukot. Pero ikaw rin may sabi sa akin. Kailangan kumpleto mga bagani para matalo sa Sarimaw. Lakas. Ikaw lang ang makakabuo sa mga bagani. Ikaw lang ang makakahanap kay Ganda. Ayos ka lang. Ano nangyayari? Tubig. Anong tubig? Isang masamang pangitain ba ito? Hindi. Nauuhaw lang ako. Kailangan ko na isang baso ng tubig. Nakita ko ang dako, Baron. Ipakita mo sa akin ang mundong tinatawag nilang dako, Baron. Lakas. Kung magpupunta ka sa mundong ito, sa'yo ay malaking nakamatayan. Saan ang mga ngalakal? Hindi ko po alam, Matadora. Baka nakikipagkalakalan. Saan ang hukbo ng mga ngalakal? Bakit wala sila sa hanay ko? May konting problema, Panginoon. Hirap ang aking kawal na sumunod sa isang tulisan na makinig sa utos ng isang kriminal. Hindi mo rin naman sila masisisi dahil lumaki silang kinamumuhian ng mga tulisang nagnanakaw sa bayan ng mga mangangalakal. Nakita mo bang ginagawa nito?
Ang sabi mo, pamunuan ko ang mukbo mo. Pero hindi ako nirerespeto ng mga tao nito at ang pamumuno ko. Bakit naman hindi mo siya sinusunod? Parang ako na rin ang sinusuway mo. Hindi naman sa hindi ko sila sinusunod, Panginoon. Eh, pero hindi lang maatim na ating mga general na sumunod sa isang tulad ni Matadora sa kadahilan ng kinikilala lang nila ang isang malakas at matapang na pinuno. Tama ang iyong sinasabi. Ipunto ka. Hindi raw sila naniniwala sa kakayahan mo, Matador. Baka dapat eh, kuhanin mo ang kanilang kalooban. Ipakita sa kanila kung ano talaga ang kaya mong gawin. Ganun ba? Ikaw ba ang kinikilala nilang matapang at malakas? Eh, hindi naman sa pagmamalaki. Dahil kaming mga namumuno dito sa... Tingnan mo ang mga tao. Hindi ba't nakakatuwa sila? Lalo na't pagka nagkakagulo at nag-aaway-aaway. Sabi nila, binigyan sila ng puso para magmahal. Pero sa nakikita ko, ang puso nila ay para sila makapagsarili at makalamang sa kanilang kapwa. Sinusunod dahil itong kinikilala niyong pinuno? Itong hangal na to kinikilala niyong pinuno, ha? Gusto kong sabihin sa inyong lahat na itong pinuno niyo, isang duwan! At kayong mga kawal ng mga ngalakal, lahat kayo isang malaking duwan! Hindi ako tulad ni Ama. Hindi ako tatakas sa labanan. Hindi ko kayo iiwan. Ngayon, kung meron man sa inyo ang kumakwestiyon sa pamumuno ko, bakit hindi niyo ako subukan labanan nang makita niyo ang bagsik ko kung paano ako mamuno ng isang hukbo? Ganon? Bawat isa sa inyo ay susunod sa gusto ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Sigurado ba talaga tayo dito, Kapitan? Ano klaseng tanong yan? Oo nga. Natural tayong lalaban para sa ating angkan. Talaga ba? Talagang talaga. Paano yung kaibigan natin si Lakas? Lapan ito ng aking kapatid. At ito ang landas na pinili niyang tahakin. Kaya bilang kadugo niya, kapamilya, lalaban ako para sa kanya. Kahit laban sa iyong mga kaibigan,
hinding hindi kita pipiliting lumaban sa itinuturing mong kaibigan. Kung labag sa loob nyo na sumama sa akin sa digmaang ito, bilang kapitan nyo, pinapalaya ako na kayo. Umili kayo ng landas na gusto nyong tahakin. Alam mong lalaban ako para sa'yo, Kapitan. Ako rin. Di ko maisip na tumahap ng ibang landas na hindi ka kasama, Kapitan! Kapitan! Hindi ka namin iiwanan, Kapitan! Bakit si Kapitan ang unang taong gumalang sa ating pagkatao, di ba? Tama! Tama! Kahit buhay ko, itataya ako sa'yo, Kapitan! At ang kalawang pauwihan ay para lang sa'yo, Kapitan! Hindi ka kasi lakas. Pero mas kaibigan kita. Maraming salamat, mga kasama. Isang grupong yakapan naman dyan. Oh, sige! Grupo yakapan! Lumaigpit! Kilos mo ang mandirigma! Siguraduhin yung daladala ninyo ang inyong mga sandata, mga patalim na bagong hasa na daladala ang bawat pangarap at kinabukasan na inyong pamilya para sa kaligtasan ng buong San Sinukob! Handa na mga mandirigma. Paghanda kayo. Tinatawag na tayo ng ating mga ninuno. Sa kanyang pamilya. Kawal na lalaban para sa tama. Kawal na ipagpapatuloy ang mga alaala na mga iniwan ng mga tao nagsakripisyo para tayo maging malaya. Laban, mga taga-dagat! At ipakita niyo ang pagsik ng Tagalaot na may ahantulot sa daluyong ng karagatan! Laban! Tulad ng pagkakaalam nyo, ang bayan na magsasaka ay napapalibutan ng matatayog na bakod. Subalit ito ay gawa lamang sa buho at kawayan. Ang kailangan lang natin ay konting apoy. Mawalang gala, Matadora. Pero marami sa at nagbubuwis ng buhay, mapabagsak lamang ang bakod na yan. Hindi na kailangan. Dahil ang gagawin natin, susupresahin natin at bibiglain sila. Gamit lang ang kapangyarihan ni Lakang. Isang bayo lang ng palakol niya, tiyak ko maguguho na ang bakod nun. Hindi ba, Lakang? Hindi na natin kailangan bumuba ng malaking pangkat. Dahil ang gagawin natin, kukunin natin ang pinakamahuhusay na mandirigma. Dahil gugulatin natin sila pag gising nila, nasakop na natin ang bayan nila. Hindi naman pala kahirapan ang misyong ito. Maasahan yung pinakamagagaling na mandirigma Tagalaot na sasama sa misyong ito. Huwag kayong papakasiguro. Ba?
Bakit? Nag-aalinlangan ka ba sa plano ko? Wala akong alinlangan. Pero mukhang alam na ng kalaban ang iyong mga plano. Anong ibig mo sabihin? Namataan ng aking mga bubuit na may nagmamartsa na iba't ibang hukbo ng kalaban patungo sa bayan ng mga magsasaka. Huwag niyong mamaliitin ang mga rebelde. Dahil mukhang kahit dito, sa konseyong binuo niyo, meron silang mga tenga at mata. Sinasabi mo ba na mayroong taksil na nakadikit sa atin? Isang taksil na nagbibigay kaalaman sa ating mga kalaban. Sa palagay mo ba, ay mayroong magtatangkang magtaksil sa akin? Kinakatakutan ako. Walang sino man ang maglalakas loob na susuwayin ako. Ipagpatawad mo, Panginoong Sarimaw. Ngunit may naglakas ng loob para suwayin ka. Pero huwag kang mag-alala dahil inaayos ko na to. Kapag na-miss mo, pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at ishare ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa, forever tayong kapamilya! Kapamilya Online Live!